Hi guys! Welcome back again to my YouTube channel. So, for today's vlog natin guys, ang gagawin natin ngayon is yung paano nyo malilink ang inyong GCash account sa inyong PayPal account. May nag-request kasi ng vlog na to, kaya naisipan ko siyang gawan ng tutorial vlog regarding sa GCash para may i-connect nyo siya or malink nyo yung inyong GCash account sa inyong PayPal account. Ang una nyo lang gagawin guys, ilalagin nyo yung inyong GCash account. Yan. After nyo siyang ilagin yung GCash account na gagamit kayo ng inyong MPIN, punta kayo sa My Link Accounts. After nan, kapag nandun na kayo sa My Link Accounts guys, puntahan nyo yung PayPal account. Tapos enter nyo yung inyong email address na nakaregister sa inyong PayPal account. After nyan, kapag ka nai-register nyo na yan guys, or naipasok nyo na ang inyong, na-enter nyo na ang inyong email address sa inyong PayPal account. Yan, na ililink nyo sa inyong GCash. After nyan guys, meron lalabas dito na authorize. So yan, yung nakikita nyo na yan, authorize. I-click nyo lang si authorize. After nyan, susunod ang inyong email or mobile number. So, lagay nyo lang po ang inyong mobile number. So, dito guys, makikita nyo, meron tayong tinatawag na number pang US, Taiwan, or Pilipinas, ganyan. Enter nyo yan. Pag nailagay nyo na po ang inyong number, lalabas po sa inyo yung inyong email, yan. Tapos, i-create password nyo, enter nyo lang yung inyong email na gamit sa inyong PayPal account, tapos ang inyong password. Dito, unang pag-try ko is lumabas sa we are unable to link your account. Bakit guys? Kasi po, ang in-enter ko doon na PayPal account ko is yung una kong PayPal account. Tapos ang nakalagay pa rito, we are unable to link your account. Only PayPal accounts registered in the Philippines are eligible for this service. So, ibig sabihin po guys, ang PayPal account ko na in-enter ko doon, ang una kong PayPal account is registered siya sa Taiwan. So, hindi po centralized or hindi po pang buong mundo ang ating PayPal account. Mai-re-register mo siya since ang GCash natin is pang Pilipinas. Kailangan ang PayPal account mo is registered number from the Philippines po. So, ibig sabihin mga SIM card lang po na pang Pilipinas ang nakaregister sa PayPal account nyo na pwede nyong i-link sa inyong GCash account. So, bali, eto guys, itong aking unang PayPal account is Taiwan number to. So, ganito nga ang sinabi. So, hindi po pwede malink ang aking PayPal sa aking GCash. So, ang ginawa ko nga guys, nag-register ako ng panibagong PayPal. Gumawa ko ng panibagong account sa panibago kong email using my roaming SIM card. Gumamit ako guys ng aking Globe number which is naka-roaming, kaya nag-register ako ng panibago sa aking PayPal. So, bali ngayon guys, meron na tayong dalawang PayPal account. Ngayon po, yan, gawa lang po kayo ng panibagong PayPal account nyo using your Philippine number. Yan, so, eto nga guys, nagawa ko na siya. Nagkaroon na ako yan ng panibagong PayPal account. So, bali dito, ang ginamit ko na is pang Pilipinas. Ayan nga guys. So, ginamit ko na guys si pang Pilipinas po na number. So, tatry natin siya ulit. Punta ka ng My Link Accounts. Tapos, kunin mo yung PayPal. And then, ang ilalagay mo na dito is yung bago mong PayPal account na ginamit mo. Yan. Yung bagong gawa ko. Ito yung in-enter ko dyan. Kapag enter ko, after ko siyang ma-enter, lalabas ngayon guys si authorize or cancel. I-authorize mo lang, click authorize mo. Tapos ngayon ilalagin mo yung iyong PayPal. Yan. Sa pag-login mo sa iyong PayPal guys, yan, pinalitan ko ng aking email. Tapos yung aking password. Yan. So lalabas dito guys, close and continue. So, nakalagay, thank you for linking your account. We have sent a confirmation email to your blah, 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 yung inyong email address. Close and continue. Click mo lang si close and continue. After mo yun, guys, meron na tong lumabas na PayPal account linking complete. Your PayPal account with an email, yun nga sinabi yung email ko, has been successfully linked to your GCash wallet with mobile number, yung GCash number ko.
Yan. So makikita niyo rito guys, yung inyong PayPal is naka-highlight na yung PayPal. So ibig sabihin naka-link na nga po siya. Yan, ganun lang po guys kabilis kung paano niyo maililink ang inyong GCash account sa inyong PayPal account. Bali, eto lang po yung pinakamabilis dyan na tip na dun sa nag-comment sa akin na ang kanyang PayPal account is hindi nga daw po ma-register o hindi siya ma-link sa kanyang GCash account sa Pilipinas. Kasi nga po, dito sa ating tutorial vlog, ang GCash natin is gawa sa Pilipinas. Pilipinas lang talaga ang gumagamit. So ang kailangan po natin gawin guys, si PayPal account mo is hindi siya pangkalahatan. Meron siyang sinusunod na for country number, for country SIM card. So ibig sabihin po, pag nag-register ka na ang gamit mo naman is email mo pangkalahatan. Kung ano ang ginamit mong number doon, kapag number yun ng Pilipinas, ibig sabihin ang PayPal mo is pang Pilipinas lang po. Kapag gumamit ka ng Taiwan number, ibig sabihin po pang Taiwan lang po iyon. So bali ako talaga, matagal na akong may PayPal. Ang ginamit ko una sa pag-register ng ating video na to is yung Taiwan number ko, yung PayPal account ko na register dito sa Taiwan. So yun nga po ang sinabi, hindi po siya pwede ma-link. Kaya gumawa ako ng panibagong PayPal account, panibagong email address yun. At the same time, ang ginamit ko ng number is yung roaming number ko na which is Globe sa Pilipinas. Nung na-register na po iyon, tsaka ko po inilink ang PayPal account ko na may number ng Pilipinas to my GCash account. At yan nga po nangyari, successful po siya. Kaya dun po sa may nagko-question ng bakit hindi nila mailink ang kanilang PayPal sa kanilang GCash account, make it sure po na ang inyong PayPal account is registered sa Pilipinas lang po. Ngayon po, kung talagang hindi kayo makapag-register dahil ang ginamit nyo is Taiwan number, gawa na lang po kayo ng panibago na ang gagamitin nyo is number na pang Pilipinas para po mailink nyo na sa inyong GCash account. So, ganun lang po siya kasimple guys, yung paglilink ng ating GCash account. So, per country lang po talaga siya, no? So, kung nakatulong naman po sa inyo itong video na to guys, huwag niyo pong kakalimutan mag-like, share, and subscribe po sa aking YT channel kasi makakatulong po yan sa aking pagbablog. At maraming salamat po sa mga nagko-comment dyan na mga other question pa po. Itatry ko po yan sagutin ng pakonti-konti pag hindi po busy tayo sa work. At kung alam ko naman po yung tinatanong nyo, sasagutin ko po kayo. So, thank you po ng marami sa panonood. Huwag niyo pong kakalimutan mag-like, share, and subscribe po sa aking YouTube channel. Maraming salamat po. Thank you and God bless us all. Always keep safe, mga kababayan.